Hello friends! Salamat sa muling pagbisita sa aking munting channel. Alam kong marami sa atin ay may kani-kaniyang paboritong halagang hayop at minsan hindi lang iisa kundi marami. Itinuturing pa nga ng iba na parte na talaga ng pamilya ang kanilang mga alagang hayop. Kadalasan nakikipag-usap pa nga tayo at nakikipaglaro sa mga ito. Talaga namang nakakaaliw at nakakapagtanggal ng stress ang ating mga alaga. Ang iba pa nga ay tinatabi nila ang mga ito sa kanilang pagkain at maging sa kanilang pagtulog. Well, okay lang naman siguro kung ang alaga mo ay ang mga regular na aso at pusa. Ngunit may iilan na mas pinipili nilang maging alaga ay ang mga hindi pangkaraniwang hayop. Katulad ng isang babae na matutunghaya natin sa video na ito. Nawa ang istoryang ito ay magsisilbing babala sa ating mga pet lovers. Kahit gaano pa natin kamahal at kakilala ang ating mga alaga ay hindi pa rin ito sapat upang maging kumpiyansa tayo. Lalo na kung ang alaga mo ay napabilang sa mga tinatawag nating predators na kadalasan nasa wild na mamuhay. Dahil ang mga ito ay pwedeng gumawa ng mga hindi inaasahang bagay na pwedeng magpapahamak sa mismong nag-aalaga sa mga ito. Ang babaeng ito ay nasanay na matulog kasama ang kanyang alagang python o sawa bawat gabi. Ngunit ang susunod na mangyayari ay lubusang magpapabago sa kanyang nagkaugalian. Ito ay nagsimula nang ang isang babae ay nakapagdesisyong bumili ng hayop na maging alaga. Dahil siya ay interesanteng tao, hindi siya kumuha ng aso o pusa bilang kanyang magiging alaga. At mas pinili niya ang isa sa tingin niya ay espesyal para sa kanya. Bago siya magdesisyong bumili, siya ay nagbasa muna ng mga artikulo at nanood ng mga videos tungkol sa pag-aalaga ng mga hindi pangkaraniwang hayop. At sa huli, nakapagdesisyon siyang piliin ang python o ang sawa bilang alaga. Labis ang tuwa ng babae sa kanyang bagong alaga. Kung kaya't dala-dala pa niya ito kahit saan siya pumupunta. At sa katunayan, katabi pa niya ito maging sa pagtulog. Ang sawa na may habang halos 5 metro ay palaging nakapulupot sa kanyang katawan. At sa katunayan, hindi pa siya mapakali kung wala ito sa kanyang pagtulog. Ito na ang kanyang nakasanayan sa bawat araw. Ang kanyang mga kaibigan at kakilala ay hindi maikaila ang kanilang pag-alala sa kanya. At sa katunayan, palagi siyang pinaalalahanan ng mga ito na dapat maging maingat sa kanyang alaga dahil ito ay lubhang mapanganib at pwedeng ikapahamak niya. Ngunit, tinawanan lang niya at binaliwala ang mga ito at sinabing kaibigan niya ang sawa kaya't hindi siya sasaktan ito. Mukhang maayos naman ang lahat hanggang sa isang araw ay napansin ng babae na unti-unting nangayayat at nawala ang gana ng kanyang alaga sa pagkain. Kaya't maigi niya itong inoobserbahan at kalaunay hindi na nga ito kumakain pa. Napansin ng babae na hindi na ito normal sa kanyang alaga na hindi kumakain ng halos 10 linggo. Kaya't nagpa siya ang babae na dalhin ito sa veterinaryo upang masuri kung ano ang dahilan. Labis ang pagkabahala ng babae sa kanyang alaga at hindi niya mawari ang kanyang nadarama baka sakaling mapaano ito. Ganun na lamang ang kanyang pag-alala dahil mahal na mahal niya ang kanyang alaga. Sa kabutihang palad, agad namang napag-alaman ng mahusay na veterinaryo ang dahilan kung bakit nangayayat at hindi na kumakain ang alaga ng babae. Pagkatapos na masuri ito ng veterinaryo ay agad na kinausap niya ang babae. At nakakagulat at nakakatakot na balita ang sinabi niya sa kanya. Kaya pala hindi na ito kumakain at palaging pumupulupot sa kanyang katawan ay dahil ito ay naghahanda para sa kanyang one-time, big-time meal upang masukat niya kung kaya ba niyang malunok ng buong-buo ito. Dahil medyo malaki ang babae na target maging hapunan ng ahas, kailangan muna niyang magbawas ng timbang at magpagutom ng ilang buwan upang sa kanyang katawan ay magkaroon ng sapat na kalalagyan ng kanyang masarap na hapunan. Mabuti na lang hindi pa huli ang lahat at agad niya itong napakonsulta sa eksperto dahil kung hindi, malamang naging hapunan na siya ng kanyang alaga habang mahimbing siyang natutulog.
Doon pa lang napagtanto ng babae na tama pala ang sinabi ng kanyang mga kaibigan at mga kakilala na lubhang mapanganib nga ang kanyang alaga. Mabuti na lang na walang napahamak ni isa. Ang kwentong ito ay paalala sa ating mga pet lovers na dapat mas maging maingat tayo sa pagpili ng ating gagawing alaga, dahil kung hindi, pwedeng ito ay magpapahamak sa atin at maging sa mga mahal natin sa buhay. Kahit ano pa ang sasabihin mo, ahas ay ahas pa rin, at hindi nito mapipigilang i-consider na pagkain ang kanyang owner. Salamat sa pagbisita sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please leave a like at pakishare na rin itong video sa mga kaibigan mo. Please do support my channel also by subscribing and pakipindot na rin sa notification bell para magiging updated ka sa mga bagong video na i-upload ko.